at dinaan sa internet. Kalatas ng pakikipagkaisa at pagsuporta sa pambansang lakbayan sa Pilipinas ni Professor Jose Maria Sison, International League of People's Struggles. Makatarungan na igiit ang tunay na reforma sa lupa at libreng pamamahagi ng lupa sa mga nagbumungkal bilang kalutasan sa problema ng lupa. Kinakailangan maitupad ang reforma sa lupa sa lakas ng kilusang magsasaka at sa layunin na kamti ng pang-ekonomiya, panlipunan at pang-politikang pagpapalaya ng masang magsasaka. Hindi ito dapat malimita sa hangganan ng reaksyonaryong lehislasyon. Ang talagang layunin ng tinatawag na Agrarian Reform Program Extension with Reforms o GARPER ay pahinain ang kahilingan ng mga magsasaka para sa lupa at panatilihin ang pyudal at malapyudal na anyo ng pagsasamantala. Tulad ng nagdaang mga hungkag na programang reforma sa lupa, pinapanatili ng GARPER ang parehong mga butas at panlalansi para sa mga Panginoong may lupa upang pigilan o iwasan ang reforma sa lupa. Kinakailangan isiwalat sa pambansa at pandaigdigang pansin ang mga lokal na pakikibaka para sa lupa at dalhin ang pinakatampok na mga kaso ng pangangamkam at pangaaga ng lupa sa kapariwaraan ng mga sasaka at manggagawang bukid. Nais ng mamamayan na alamin pa ng mas malalim ang pagkaganit sa lupa, kasakiman at kabangisan ng ilang pamilyang Panginoong may lupa na nangingibabaw sa malakolonyal at malapyudal na nag-aharing sistema. Nasa parehong angkan ng malalaking komprador Panginoong may lupa ang dalawang malaking kandidato sa pagkapangulo, sina Benigno Cuanco Aquino III at Gilberto Cuanco Chudoro, na nagmamayari ng malalawak na asyenda sa Tarlac, Pangasinan, Isabela, Negros, Caraga, Palawan at iba pang lugar sa bansa. Dapat isama sa kasalukuyang pakikipagang elektoral ang agenda ng usapin sa lupa. Karapat dapat suportahan ang mga progresibong partido at kandidato na nagtataguyod ng reforma sa lupa. Kinakailangan ilantad, labanan at pagbiguin ang tumitinding militarisasyon sa kalayunan sa ilalim ng oplang bantaylaya ng rehimeng U.S. Arroyo. Ang malulupit na sistematikong paglabag ng mga karapatang pantao na kagagawa ng rehimen na isinusulsulan at binibigyan ng lohistika ng imperialismong U.S. lalong-lalo na sa patakaran nitong pandaigdigang gera ng terorismo. Nakikipagkutsabahan ang mga pwersa ng opisyal na militar, kapulisan at paramilitary sa mga pribadong army at gang ng dayuhang monopolyo impresa, mga malalaking komprador at Panginoong may lupa. Sa pakikibaka nila laban sa mga imperialista at lokal na mga reaksyonaryo, dapat kunin ng masang anakpawis na manggagaw at magsasaka ang aktibong suporta ng gitnang saray ng lipunan
paradigma. Determinado kami na i-koordina ang anti-imperialista at demokratikong mga pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa pakikibaka ng iba pang mamamayan sa daigdig upang tulungan itaas sa bago at mas mataas na antas ang pakikibaka ng sangkatauhan para sa higit pang kalayaan, demokrasya, lahat ng panig na pagunlad, katarungang panlipunan at pandaigdig ang kapayapaan. Ito po ang mensahe ni Professor Jose Maria Sison para sa Lakbayang sa taong ito. Maraming salamat at mabuhay sa inyong pakikinig.